Oh, amusta ka na? Busy. Ano mga pinakabalahan? Ah, ngayon po, yung may brand ako ngayon na Saskin. So, nagre-branding ako. Ano pangalan? Saskin. Okay. Skincare and makeup yun. Okay. Saka, more on mga shoot, music videos, ganyan po. Pero showbiz, like, dati before nag-part ka ng ano, di ba? Yes po. Yes. Paunti-unti. Nasi-showbiz po. Pero sa ngayon, medyo layo na konti mo na. Kasi focus muna ako sa business, sa branding. Doon ka muna. Social media, kasi mo ang social media naman talaga. Ito totoo yun, ito totoo yun. Talaga, nag-earn. We all know na... Ay, nako. Hindi, so, pero hindi, I mean, kamusta na puso mo right now? Ngayon, happy. Happy ako ngayon. I mean, single ako, pero I'm happy, contented. Contented ako kung anong meron ako ngayon. Kung anong mang situation mo ngayon. Masarap ang maging single? Ngayon, ako, masaya. Akala ko nga hindi eh. Pero the more na nagiging, I mean, single ka, mas nakakapag-focus ka, mas nakikilala mo yung sarili. Totoo yun. Oo, kasi ang alam nila, pag, I mean, magiging masaya ka lang pag may someone, ikaw is, oo, magiging masaya. Totoo ka naman din. Pero kasi, I mean, sa akin kasi, parang, mas na-explore ko yung sarili ko without someone na nag-help sa akin. What are the things you learned from your past relationship na i-apply mo na ngayon? Ngayon? Kung magkakaroon ka na panibagong relasyon? Siguro, huwag mo ibibigay lahat. Ito ayun. Diba? Kasi at the end of the day, sarili mo, kawawa ka eh. Kapag binigay mo lahat, oo, wala kang regrets at binigay mo, ganyan. Pero kasi, in the long run, ikaw yung magsasuffer eh. And totoo yung sinasabi nila na kailangan mo para magtira sa sarili. At, kahit nasa relationship ka, mas okay na may sarili ka pa yung time. Kasi may mga time na wala na ako ganyan. Kasi lahat na bigay ko sa relationship ko na eh. Oo. Masyado ko nag-invest doon. Pero dapat nag-invest ka talaga sa sarili mo. Totoo naman din yun. Kasi ibang tao, hindi mo alam kung babalik sa'yo eh. I mean, baka malugi ka pa. Wala kang kasiguraduhan sa lahat. Totoo yun, totoo yun, totoo yun. Pero enjoy lang. Are you entertaining suitors right now? Nakikinig-entertain ka ba? Totoo? Sa totoo? Hindi. Siguro may kumakausap lang sa akin, pero hindi ko na kayang, I mean, hindi ako consistent makipag-usap. Hindi ko na kayang sobrang magbigay pa ng time. Oo, may kausap-kausap, pero hindi na siya. May text minsan. Hindi nga eh. Or mo, sa mga social media, hindi ko binigay ng work ko eh. Pero kasi, hindi na yung sabihin ko na i-entertain ko na mag-fully ako na kakausapin ko. Shush na! May sama ka pa ng loob o galit ka pa kayo dyan? O wala? Ano ba? Feeling ko, pag nagkita kami, parang wala na. Parang ha, hindi ako makapagsalita na tapos. Hindi naman ako plastic eh. Hindi ko wala. Hindi ko sabihin na meron. Pero kasi parang wala na. Kasi napapag-move-on naman na kami sa mga nangyari sa akin. At namabarataan ko yung sa makeup artist ko na kinakamusta pa rin yung ako. Yun. So, ito na, okay naman siya, okay din naman ako kasi nabalitaan ko na may project natin. So, parang happy naman ako sa kanya kasi happy ako pag, I mean, nung kami pa, pag may project siya, happy ako. So, happy rin naman ako sa kanya kapag, ayan, may mga project siya. Pero how do you mend your broken heart? Kasi medyo, to be honest, hindi medyo ma-asking or hindi ganun kaganda yung breakup because I know he asked for space. Tama ba ako? Nabasa ko kasi yun eh, now, nabalitaan mo parang may mga pictures na nakarating sa'yo with other babae. Yeah, so, yeah. So, ang alam ko nga doon, na parang, noong time kasi na yon yung parang friend pa namin yung nakasamuan niya, nakalain niya ngayon. So, napupunta pa yun sa bahay ko. So, mabaing yun? Yes. So, hindi lang nailabas yun. Sabi ko kasi hindi ako plastic, diba? Hindi lang nailabas yun, pero eto kasi, na nga daw na yung friend ko pa yun, I mean friend namin. Yung pakuuna nagsabi sa friend na yon na parang may problem kami na dyan, pwede bang nakausapin? Yung pala, yun na pala yung kasamuan niya. Na until now, ayun, sila pala nag-ibang bansa, sila pa rin, something na ganun. So sila na, sila. Hindi ko alam, pero kasi maraming sasabi sa akin, kahit ayun ko nang malaman. Pero kasi sa circle lang din nila yun. Kaya... So, mag-react daw ako ng ano. So, hindi ko na nilabas yun. Sa'yo ko lang nilabas yun. Nakakaloka, ha? Kasi, pero yung girl, kinausap ka. Hindi. At all, nakaliwanag ba siya? Nagkita kami sa isang party. I mean, kasi ako, wala na akong kahit na anong dito. Kasi tapos na eh. Pero siya never niya akong kinausap. Siya pa ganun sa'yo, te? Parang ganun. Tapos ang ginawa niya sa'yo? Oo. Sabi ko, grabe naman si ate, girl. Pero parang, pagdating niya sa akin, abangers. Diba? Oo, no, diba? Ito. So parang, bantay sa laki yung tawag sa ganun. Kasi pinapunta ko yung sa
bahay ko, magkakasama kami lahat, pinakilala sa akin yung nang maayos. Kaibigan niya noong una? Yes, kaibigan niya. Ah, mas una niyang kaibigan, bago yes. Sa'yo. So, bangers niya. Diba? Nakakaloka. Maging happy sila. Kasi, hirap kasi ang buhay ng showbiz. Ikaw ba gusto mo? Taga showbiz pa next time? Ayoko na. Bakit tayo mong taga-showbiz? Hindi lahat na may showbiz. Nasa showbiz niya pero. Totoo naman din yun. Totoo yun. Mars, totoo naman din. Ayoko na. Kung meron man, gusto ko yung to be honest, syempre stable na. I mean, emotionally. Financially. Lahat yun dapat. Mentally. Yes, lahat na. Hindi naman kasi ako mag-date for fun lang. Kasi ang hirap kaya mag-invest ng time. Totoo kasi naman. Sayang yung oras, no? Wala na. Wala na naman. Ayoko na lang ganun. Kung meron mang next, gusto ko, I mean, hindi naman natin siya, pero syempre gusto natin siya na yun. Ganun naman. Hindi ka naman nag-expect ako, ha? Totoo naman yung pinakita mo. Oo naman. At yun nga, eh. Alam naman nila yun. Yun na nga, eh. Kaya masakit po totoo ka, eh. Totoo, so, may naman. Totoo naman, Marcy. Masakit ang totoo ka. Oo naman. Pero mas maganda na yung maging totoo ka. Okay na yung maling ka. Alam mo, wala kang guilt feelings, eh. Wala kang pag-uukan ka pa. So, ibig sabihin, after that, hindi na nakapag-communicate si Jerome sa'yo? Text, tawag? Time na gusto niyang makipag-closure. Pero nakapag-closure na siya isang beses. Tapos nag-message ulit siya sa akin para makapag-closure. Tapos sabi ko, ilang closure pa gusto mo? Sabi ko, ilang closure pa gusto mo? Kailangan ko na siya kinausap after nun. Kasi parang paulit-ulit na closure nila. Tsaka nasaktan lang ako dati. Paulit-ulit na lang? Kasi nang nakikita tayo, iyak na naman ako. So ayoko na nun. Kasi medyo napaglalaroan na yung feelings ko that moment. Tama. So, ilang months na gano'n. Marcy, have you guard your heart? And you know your worth. Sabi ko sa kanya, alam ko na yung worth ko after me. So, hindi ko na siya. I like it. Marcy, isa pang naging controversial sa'yo, yung buti nagkapatid na rin kayo. Ano? Yung girlfriend ni Jowa. Oh my God, alam na sa sarili mo ngayon. Di ba nakakatawa? Tinawag ang kabit na. Buti okay na. Inamin naman niya nagkamali siya. Oo, I mean, hindi na ako nagsasalita. Wala na ako kahit na ano sa na nilabas. Sabi ko, lalabas naman yung totoo. Nakakakaw na ginawa na rin niya sa'yo dati yan, Mars? Ha? Ginawa na sa'yo dati yan? Social media yan, dalawang beses na nangyari yan. Abot po mga tlupa, ewan ko na lang sa'yo, Mars. Pero kasi pinatawad ko na siya, no? Kasi ayun ko ng drama. Ayun ko ng drama. Ang weird, no? Way weird. Pero you know what? Ikaw ba naniniwala ka? Minsan mahirap talaga makipagkaibig sa social media. It depends talaga yung... Wala akong masyadong kaibigan sa social. Ang meron ako ngayon, family ko, at saka yung mga private na family, yung kami kami friends ko na yun. Trusted friends mo talaga. Yes, kasi ang hirap sa social media. Kasi iilan na lang ang totoo. I mean, iilan na lang yung genuine na makikisama sa'yo. Hmm. Kaya yun. Kaya ako, I'm doing my own thing na lang. Kasi, totoo yun, totoo yun. Kasi at the end of the day, sarili mo lang naman yung nandiyan para sa'yo. At yung pamilya mo. Sa totoong kaibigan. Yun lang naman talaga. Dapat doon ka na lang. Kaya social media, pero sa akin, ang dating ko na lang, work na lang. Hindi ko siya ginagawa. Kamu nang seryoso natin kasi medyo, syempre. Na-amaze ka before na ano kayo, na-overwhelm kayo. Kakainin ka niya, lalamunin ka niya. Mali yun. So, kaya sa mga nag-start, pero yung mention na meron ka mental health. Alam mo nga tao. Okay na? Yes, okay na siya. Paano mo nagamot, Mar? Nagamot ako, no? Matagal. Paano gamot? Psychiatrist? What? Psychiatrist. Suicide pa ako. Na-vlog na lahat. Kumbaga, mental health awareness sa mga tao. Kaya, nung ilabas ko yun, medyo okay. Ay, okay ka na? Yes. Mas alam mo na yung worth mo ngayon, eh. Ikaw naman. Buti nung nag-break kayo, di ka naman na...
Ah, wala, no? Masakitan talaga kasi napaglaruan yung feelings ko eh. Kasi naniniwala ako sa space-space mo na yung pala may ibang tangent. Pero tinanong mo, astronaut ka ba? Ba't kailangan mo ng space? Wala, natapos na. Okay na ako. I mean, thankful ako na nangyari. Ah, you learn from that eh. And you make you stronger. And it make you realize many things. Yes, I mean, natuto ka magpatawad kahit na hindi nagsusorry yung tao. Kaloka.